Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC Family. Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa. Ako po si Sister Yvonne from CRC Dasma Daughter Church. Samahan niyo po kami sa ating pong programang Tinapay Mula sa Langit, ang pang-araw-araw nating devotion sa salita ng Diyos. Pero bago po tayo magsimula, samahan niyo po muna ako sa isang maikling panalangin. Hallelujah! Salamat Panginoon sa umagang ito na muli niyo pong pinagkaloob sa amin, panibagong araw at simula, o God, na marinig ang inyong pong mensahe sa bawat isa, lalo na po sa mga makikinig via online, dito po sa YouTube, Panginoon. Dalangin ko po ang inyong banal na espiritu na siyang kumilos sa bawat isang makikinig sa mensahe na inyo pong pinagkaloob at ibinigay sa inyong lingkod. Sa bawat makikinig, Panginoon, maging ma-encourage din po sila sa pag-aaral po ng mga salita na napakikinggan po nila dito po sa YouTube sa aming pong Tinapay Mula sa Langit programa, O God. Kaya sa umagang ito, marami pong salamat sa pagpapala, Panginoon, sa bawang buhay na ma-share ang word mo, Panginoon. Ma-share ang iyong salita, O God. May mga makarinig po, Panginoon, ang hindi pa nakakakilala sa iyo, O Diyos. Kaya purihin ka, Panginoon, sa umagang ito. Ikaw ang madakila at maluwalhati. At ibinabalik ko po ang lahat ng ito ng may pasasalamat, Panginoon. Sa pangalan mo, Panginoong Jesus. Amen. Tayo po ay babasa sa Numbers 35 verse 4 to 5, o sa Tagalog po sa mga bilang 35 chapter 4 to 5. Sa Tagalog ko po babasahin. Sabi po sa verse 4, ang sukat ng pastulang ibibigay ninyo sa kanila ay 450 metro mula sa pader ng lungsod, 5,450 metro sa silangan, 450 sa timog, 450 sa kanluran, at 450 sa hilaga. At ang ating pong title, Measuring the Common Land Around Each City. Sa Tagalog po, pagsukat sa karaniwang lupain sa pagligid ng bawat lungsod. Sa pagpapahayag po tungkol sa pagsusukat ng lupaing pampamayanan, ayon po dito sa ating pong binasa sa bilang 35 verse 4 to 5, ibinigay ng Diyos ang mga detalyadong mga tagupilin kung paano po dapat tukuyin ang hangganan po ng mga lupaing pampamayanan, lalo na po sa paligid po ng mga lungsod ng mga Levita. At dito po sa talatang ito ay nagbibigay sa atin po ng mahigpit na panuntunan sa pag-aalaga sa mga lupaing ibinukod po para sa mga Levita. At ito po ay naglalarawan po ng masusing pagsukat na dapat po natin gawin upang matiyak po ang wastong pamamahagi ng mga yaman sa gitnang bahagi ng komunidad ng Israel. Ayon din po sa talatang ito na ating pong binasa, ang lupaing pong nakapalibot sa mga lungsod ng mga Levita ay dapat pong masukat ng isang tiyak na layo mula po sa bawat bahagi ng lungsod. Ang sukat na ito ang siyang nagbibigay dahan upang makilala po ang salitang common land, or ito po yung lupaing pamayanan na maaari pong ito po yung nagamit ng mga panahon na yon sa mga Levita po para po sa kanilang mga pangangailangan sa araw-araw. At ito po, ang layunin ng ganitong pagsusukat ay hindi po lamang upang tukuyin ang hangganan ng lupa, kundi upang ipakita po ang prinsipyo ng tamang pamamahagi at kaayusan sa pamamahala po ng mga yaman ng Diyos. Ang mga Levita po ang tinatalaga bilang mga tagapangalaga ng spiritual na buhay po ng Israel ay tinangkilik po sa ganong paraan upang matiyak po na mayroon po silang sapat na space or espasyo po para sa kanilang mga pangangailangan, at upang ang kanilang mga gawain ay magdulot ng labis na pag-aalala sa kanila pong pang-araw-araw na buhay. Dito po ay natutok po sa ganitong mga detalye ang pagbibigay sa atin ng mahalagang aral tungkol po sa pag-aalaga sa ating pong mga pinagmulan at syempre sa ating pong mga tamang pamamahagi po ng yaman. Ang pagkakaroon po ng malinaw ng mga hanggana at tiyak na mga sukat ay nagtatago
tuyod po ng kaayusan at paggalang po sa mga prinsipyo ng Diyos sa ating buong buhay. Siyempre po sa pag-aalaga sa bawat aspeto ng lupaing ipinagkaloob sa atin. Tayo rin po ay natututo ng disiplina at pagsasaalang-alang sa kapakanan po ng bawat isa sa ating pong komunidad. At sa huli po, dito po sa ating pong binasa, mas nabigyang diin po ng layunin ng Diyos dito na magtayo ng isang lipunan. Kumbaga, makikita po natin dito na may pagkakaisa po, may pag-unawa, may pagmamalasakit. Dapat na nakita rin po natin dito yung paggawa po ng mabuti at pagpapatawad. Tayong lahat po ay tinatawag na maging katuwang sa pagbuo ng isang makatarungan at pagmamalasakit po. Lalo na po sa ating pong mga nasasakupan, sa ating pong mga komunidad. At sa ating pong pinag-aralan sa bilang 35 verse to 5, alam ko ang Panginoon ay meron pong binigay sa bawat isa sa atin na aral sa ating pong binasa. At salamat sa Panginoon dahil dito sa mensahe na ibinigay niya, natututo tayo kung paano tayo maging isang tunay na Kristiyano, na makita sa atin kung paano tayo maging kung anumang yaman meron tayo dito sa mundo na pinagkatiwala rin sa atin ng Panginoon. Hindi nagkaroon tayo ng paggawa rin ng kabutihan sa ating kapwa. Makita natin pagkakaisa, pag-unawa at pagmamalasakit. Kaya sa umagang ito, purihin ang Panginoon sa mensahe, sa verse po na ating pong napag-aralan. Kaya marami pong salamat sa inyo pong pakikibahagi sa ating pong programang Tinapay Mula sa Langit. Muli nyo po kaming samahan sa araw po ng bukas, 5:30 po ng umaga para sa ating pang-araw-araw na pagbubulay ng salita ng Diyos. Malaya po natin itong i-share sa ating pong mga kapamilya at kaibigan upang mas marami pa po ang makapakinig at magpala po ng salita ng Diyos. Muli, magandang umaga at God bless us all.